Proudly Mommy Vlogs. Ayan. Meron lang po akong kaunting ibibigay na payo sa mga kapwa ko nag-uumpisa sa YouTube, okay? Meron kasi tayong mga iniidolo dito sa larangan ng YouTube. Yung ating mga sinusubaybayan, yung kanilang mga ginagawa sa YouTube, yung mga video nila, yung mga content nila, di ba? So, kapag nag-viral kasi, yung mga hinahangaan nating video doon sa mga YouTuber na malalaki na yung kanilang mga subscribers, ganon. Katulad na lang ni Pugong Biyahero, ni Sir Paul, siya po ang kanyang mga content ay tumutulong sa mga katutubo na nasa Davao. Katulad na lang ng kanyang tinulungan ngayon na si Mylene at ni Nita na dinala niya sa Maynila dahil nagkaroon ito ng mga sponsor. Kung may mga sponsor na kumuha sa kanila para sila ay pag-aralin. So ang ginawa ni Sir Paul, dinala niya sa Maynila yung dalawang batang katutubo para tulungan at makatapos pag-aaral. Kaya lang, marami pong mga nagre-react na hindi na naaayon at hindi tama doon sa mga video na pinapanood natin. Guys, ang payo ko sa inyo, napapakinabangan na nga ninyo yung mga video na nire-react ninyo, pero sana lang itama ninyo yung inyong mga content. Meron kasing mga caption dyan na hindi pa naman pupunta ng Maynila dati si Mylene at ni Nita, ay nauna na kayong mag-react pero wala pa naman sa Maynila yung mga bata that time. Nagbabala na nga sa inyo si Sir Paul, diba? Sabi ni Sir Paul, hindi niya kayo pinagbabawalan na mag-react. Kasi nga gusto niya rin tumulong sa ating mga nagre-react sa kanyang mga video. Pero sana ay naaayon at tama tungkol doon sa content na inyong nire-react. Kasi yung mga batang katutubo na kanyang tinutulungan, ay mismong siya ang nakakasama. Pero bakit kapag nag-react na kayo, iba na yung mga sinasabi nyo. Sasabihin ninyo, ang magaling kumanta, kasing katulad ni ganito, model na si Mylene, nasa KMJS na, yung mga ganon tipo na mga content ninyo, na mga caption, natural, kami naman na nagsusubaybay kay Pugong Biyahero, natural, na curious kami sa caption nyo. So, ang ginawa namin, pinindot namin ngayon yung inyong channel. O, diba? Huwag ganun, guys, para lang makakuha kayo ng views, gumagawa kayo ng mga content na hindi naman talaga dapat at hindi naaayon doon sa video na inyong mga... Hindi ko alam kung nanonood kayo ng tama doon sa mga video ni Sir Paul ng Pugong Biyahero. Ano? Pero nakakalungkot lang kasi pinapayagan na nga kayo na mag-react. Kaso gumagawa naman kayo ng mga kabalbalan. Tapos ang gagawin ninyo, kukunin niyo yung mukha ng bata and then ibang katawan naman yung paglalagyan ninyo. Ano to? Hindi po sila ano mga ahas or poste na gagawa ninyo ng mga ganun. Ano, sila ho ay mga mababait na mga bata at may mga pangarap sa buhay. So kung gusto ninyo magkaroon ng views, di manood kayong mabuti doon sa video ni Sir Paul sa Pugong Biyahero. Tapos doon kayo kumuha ng mga ire-react ninyo, hindi yung magre-react kayo ng kung ano-ano lang na sasabihin ninyo, model na, nasa KMJS na, nasa Maynila na, pero that time wala pa naman sila sa Maynila kasi kararating lang nila sa Maynila. 'Di ba? Hindi po dapat ganoon, guys, kasi yung kino-content ninyo, nire-react ninyo ay pinagpapaguran ng Pugong Biyahero. Sila mismo yung naghirap doon, sila yung nakakita doon sa mga bata, sila yung tumutulong doon sa mga bata at si Sir Paul din ng Pugong Biyahero ang nakakuha ng sponsor para doon sa mga bata, para makapagtapos ng pag-aaral. Kaya sana tayong mga nagre-react ano sa ating mga iniidolo na mga YouTuber, ayusin po natin yung ating mga content. Nakikinabang na nga tayo sa kanilang mga video, eh sana naman naaayon at tama. Hindi na nga kayo pinapangalanan ni Sir Paul, pero kung manonood kayo sa mga nakaraan niyang video, binigyan na kayo ng babala na sana itama ninyo yung mga pinopost ninyong reaction tungkol kay Ninita at kay Mylene, ang mga batang tinutulungan ni Sir Paul para makatapos ng pag-aaral. So, yun guys, huwag tayong abusado. Ano? Tayo ay nakikisapaw lang sa kanilang mga content. Pero hindi kayo hinahadlangan ni Sir Paul. Sabi naman niya eh, hindi niya kayo hinahadlangan kahit na hindi kayo nagpaalam sa kanya na ire-react ninyo yung mga bata. Ang kanya lang
itama ninyo yung inyong mga reaction o reactors sa mga bata na yung nasa tama lang. Kaya ako, ginawa ko tong ano na to kasi parang sumusubra na nga. Meron ngang isang nag-react dyan at iba, napaano talaga ako, napapindo talaga ako sa kanyang channel. Kasi na-curious ako dun sa caption niya. Kaya sinabihan ko siya na, ayusin mo yung caption mo kasi masugit akong taga-subaybay ng Pugong Biyahero. And lagi ko napapanood yung mga video ng mga bata. Ayusin mo ka ako yung caption mo para lang makakuha ka ng views kung anong mga ilalagay mo. Hindi ho ako nakapagpigil, talagang nag-react ho ako doon sa video na yun. Kaya sana sa mga katulad natin na nakikisaw-saw lang sa mga content nila ay ayusin ho natin. Ano, hindi ho tayo aasin, so oo, makakakuha kayo ng views, pero hindi ho tayo aasin so kapag ganyan ang ating mga gawain. Ngayon, katulad nga ng sabi ni Sir Paul, sana ayusin ninyo yung inyong mga reaction o reactors doon sa mga binibideo niya at tinutulungan niyang mga lumad na katutubong ETA sa Davao, lalo na sa pamilya ni Mylene at ni Nita at sa iba pang mga tinutulungan niya na mga katutubo na nasa Davao. So yun lamang guys ha, huwag po tayong makasarili or ninanakaw na nga natin yung mga content nila, gumagawa naman tayo ng hindi maganda doon, tungkol doon sa mga reactors o reaction natin sa kanilang mga video. Ayusin ho natin, dapat naaayon lang at tama doon sa mga video na pinapanood natin sa Pugong Biyahero. So sa mga supporters ni Pugong Biyahero, ayan, patuloy nyo lang po ang pagsuporta para mas marami pa si Sir Paul na matutulungan na mga nangailangang mga kababayan natin na malayo sa syudad, katulad na lang ng mga katutubo natin na naninirahan sa Davao. So yun lamang po guys, and have a nice day. Bye!